Obama, layas. 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 Obama, no basis, no Obama. Ang pagbisita ni Obama sa East Asia ay hindi upang bigyang patutuo ang sinasabi nilang pakikipagkaibigan at alyansa sa mga bansa dito sa East Asia. Hindi upang ipagtanggol ang mga bansang ito di umano sa kanyang mga kalaban. Ang totoo lang, narito si Obama upang itulak ang mga kagyat at estratehikong interest nito sa rehiyon ng East Asia, pang-ekonomiko, pang-militar, pang-politika. Alas 10 ng umaga kanina, inanunsyo ang pirmahan ng Pilipinas at Amerika sa bagong kasunduang Agreement on Enhanced Defense Cooperation. Ganap na po ang pagtataksil sa bayan ni Aquino at ang pagbabalik-buli ng base militar ng Amerika dito sa Pilipinas. Kaya't ang araw na ito ay dinedeklaro nating araw ng kataksilan sa bayan at araw ng paghihibagsik ng sambayanang Pilipino. Itong Enhanced Defense Agreement na ito ay una labag sa interes ng taong ng sambayanang Pilipino. Labag siya sa interes dahil niyuyurakan niya ang ating soberenya at kalayaan. Pwede mo bang masabing malaya ka, may libo-libong tropang dayuhan na nakakalat sa iyong lansangan, na wala kang jurisdiction at walang kontrol? Pwede mo bang masabing malaya ka na sa mga base mo mismo ng AFP, mayroong mga base dyan ng Amerikano na hindi mo pwedeng pasukin nang walang pahintulot ng ang dayuhang bansang yon? Agreements yan na para i-justify o illegitimize yung pagbabase ng mga US troops at saka equipment dito sa Pilipinas. Yung military doctrine ng US na ginagamit lang nila itong humanitarian operations para pang-cosmeticize o pampabango ng kanilang presence at ma-justify politically and legally. Pandarambong ang hatid ni Obama. Base militar na puno ng lason, kagamitang pandigma, armas nuklear, libo-libong mga kriminal, walang yang pwersang militar ng Estados Unidos, pagkasira, kontaminasyon at polusyon ng ating kalikasan. Yan ang tiyak na resulta ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Saan man pong lugar naroroon ng Amerika, laganap, hindi lamang ang pang-aabusong sexual gaya ng panggagahasa, kundi ang paggawa nila sa ating bayan at sa iba pa bilang kanilang mga putahan para usan ng kanilang mga tropa. Nariyan at nagpapatuloy ang banta ng imperialismong US sa pang-aagaw sa aming lupa at buhay at sa ating mga rekurso at likas na yaman bilang mga mamamayang Pilipino. Latag na latag ang mga korporasyon ng Estados Unidos at ng mga imperialista sa usapin ng enerhiya, sa usapin ng pagmimina at gayon din sa mga malawakan na plantasyon. Sa pagmimina pa lamang, hindi bababa sa 500 hektaryang lupain ang hinahawakan at kinokontrol ng mga korporasyon ng Estados Unidos, katulad na lamang ng Freeport-McMoRan doon sa Cordillera ng makilala mines na subsidiary nito at gayon din ng Jake, ng Russell at iba pang mga korporasyon ng Estados Unidos doon sa Mindanao. Tinitiyak po ni Obama na kabilang dito ang Pilipinas na magpapaloob sa bagong kasunduan na pangungunahan ng Amerika. At
bilang isang tunay na tuta, ang Pilipinas po ay isa sa mga unang pamahalaan sa Asia na nagpahayag na tayo ay magpapaloob dito sa Trans-Pacific Partnership. Sa larangan ng paggawa, ang gusto nila ay mas talo pang flexibilisasyon at kailangang palawigin ang subcontracting. Gusto rin nila na iluwang o matanggal ang minimum wage. Sa larangan ng agrikultura, at ito ang agenda sa Chacha, ang 100% pag-aari ng dayuhan doon sa ating mga kalupaan. Nandyan ang proposal para sa pagtataas ng IBAT. Gusto niyo bang itaas pa ang IBAT? Nandyan din ang pagtataas ng fuel taxes. Gusto niyo bang itaas pa ang buwis sa fuel? Nandyan din ang agenda nila sa edukasyon, yung K-12 at saka yung pagbabago ng module para sa IT at sa BPO. Ramdam natin itong mga nakaraang taon ang epekto ng globalisasyon sa ating bansa. Ito po ay ang dahilan kung bakit sunod-sunod hindi lamang ang pagtaas ng presyo ng langis, kundi presyo ng mga bilihin. Dahil marami po sa ating mga industriya, kung hindi bagsak, ay nasa kamay na ng pribadong interes. Yan po ay ang epekto ng mga pulisiyang liberalisasyon, deregulasyon at privatisasyon. The future of politics in Asia will be decided by the struggle for nationalism and democracy by the Filipino people and all the oppressed and exploited peoples in Asia and throughout the world. Sisigaw ka ng buong giting sa liyab ng libong sulo at ang lumang tanikalay lalagutin mo ng punglo. Parating ang araw sa sama-samang pagkilos ng taong bayan, madadaig ang imperialismo, madadaig ang mga tuta nito, magwawagi ang sambayanan.